Sa keto or low carb diet, bawal ang regular na tinapay. Pero using coconut flour and almond flour, pwede kang makagawa ng pancake. Pwede ka rin makagawa ng puto. Pwedeng regular lang tulad nito na may itlog, maalat lang at cheese. Or pwede mo din gawing special na mayroong cheese at mayroong bacon. O kaya pwede kang gumawa ng waffles at syempre samahan mo na rin ng chocolate sauce para mas masarap ang breakfast mo o kaya yung lunch mo o merienda. At sa mga easy recipes na to, hindi mo na kailangang mag-bake. Sa paggawa ng pancake, napakadali lang to. Pwede kang gumamit ng cream cheese or all-purpose cream. Syempre gagamit ka ng coconut flour or almond flour, isang itlog at sweetener na choice mo. Pagsasama-samahin mo lang siya or pwede mo siyang i-blender para mas okay yung consistency ng magiging batter mo. Ilalagay ko na lang lahat ng ingredients sa baba kaya paki-check na lang para alam mo kung ano yung mga bibilhin mo. Tapos, ipiprito mo lang yan sa non-stick pan. Lagyan mo lang ng butter yung pan para hindi rin dumikit yung pancake mo. Iprito mo lang yan ng 1 to 2 minutes tapos balik ka rin mo and then ready na kaagad yung pancake mo. Kung coconut flour ang gagamitin mo, syempre yung amoy niya at yung lasa niya ay parang may coconut talaga. Pero kung almond flour yung gagamitin mo, nutty aroma at saka flavor lang yung malalasahan mo. Hindi siya kasing tulad talaga ng regular na pancake, pero masarap siya, promise. At pagdating naman sa paggawa ng puto, napakadali lang nito, promise, at steam mo lang siya ng 10 minutes. Sa mga ingredients, mahilig akong gumamit ng cream cheese kasi mas masarap talaga siya, pero ang cream cheese naman ay pwede mong palitan ng all-purpose cream. Napakadali lang nito, so yung mga sukat ilalagay ko na lang ulit sa description box kaya paki-check na lang. So coconut flour, eggs, anchor butter, salt, baking powder, cream cheese, almond milk at sweetener ay yung kailangan mo dito. At kailangan mo lang talaga yung mga sukat kasi ang gagawin mo dito, paghahalu-haluin mo lang siya at i-steam mo siya ng 10 minutes. At ready na siya. Nakakabusog din to. So, kau yung bahala kung ano yung gusto mong partner. Pwedeng tea or pwedeng kape. Siyempre, kung mayroon kang acid reflux, iiwasan mo ang magkape ng marami at tsaka yung tsaa kasi mayroon din yung caffeine. At sa tatlong recipes na to, ito yung pinaka gustong gusto kong gawin kasi masarap, madaling gawin at yung mga ingredients nito ay konti lang. Ganun din lang ulit pagsasama-samahin mo lang. At saka yung chocolate sauce na yan, depende na lang kung gusto mong maglagay talaga ng chocolate sauce. Madali din lang siyang gawin. So yan, kailangan mo lang ng almond flour o coconut flour, 1 tablespoon lang, tapos yung baking powder. Siyempre, gagamit ka din ng sweetener para mas manamis-namis yung waffles mo. At gagamit ka ng all-purpose cream. Yung heavy cream na yan, pwede mo siyang palitan ng all-purpose cream. Tsaka gagamit ka lang ng isang itlog. Tapos, yan o, paghahalu-haluin mo lang. Pero, madali itong gawin kung mayroong kang waffle maker. Nabili ko lang yan sa Shopee at mura lang yan. Wala pa siyang 500. At ngayon, mas mura na ata siya. So, ilalagay ko na yan lang yung link down below kung gusto na din ninyong bumili ng ganyang waffle maker. Pero kung wala kang waffle maker, pwede mo din siyang namang iprito lang siya. At kung gusto mong lagyan ng chocolate sauce or syrup, yan, madali lang yan. So kung meron kang chocolate, syempre yung kukunin mo is 90% na dark chocolate. Tapos lalagyan mo lang ng butter at sweetener. Yun, mainit na tubig yung nilagay ko kanina para malusaw siya. Tapos pag hahalu-haluin mo lang yan, at ready na kaagad yung syrup or yung sauce mo. So, enjoy this 3 easy recipes gamit ang coconut flour or almond flour. Masarap na, madali pang gawin.